Yan. Kasta. Kasta kayo. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon. Kamusta po? Ang topic natin ngayon ay yung very hot issue kung bakit madali kang mag-gain ng weight pero mahirap ka mag-lose ng weight. Yan. Magandang topic yan. O, kasi ang obesity ay isang epidemya. Globally, millions ang namamatay sa obesity. Alright. Sa Pilipinas, 30 million ang bataba. At ang definition yan ay body mass index na above 30. Yan. So, para malinaw sa inyo. Alright. So, ang pinakasimple, pagka hindi nyo nakikita ang inyong toes, mataba po kayo. Okay. Now, kung mapapansin nyo, noong 1970s, kung nanonood kayo ng TV, wala masyadong mataba. Wala. Noong 1980s, medyo, pero bumulusok lang pataas noong nagkaroon na ho ng pagbubukas ng isang hamburger joint. Yan ho yung simula niya na. At ngayon, sumobra na po ang atin pong obesity at nagkaroon ho ng diabetes. Ang diabetes ay number 4, killer disease leading to dialysis. Grabe po. Dati, 4 lang yung kwarto namin sa baba for dialysis. Ngayon, isang floor, siguro 40 beds, 3 shift, at ang daming may sakit. Grabe po. So, yan ho isang sanhi. Pangalawa, dumami po ang nakaupo. Noong nauso ho ang computer, nauso ho ang panunod ng TV. Dati kasi ang TV lang 4 na channel. Ngayon, pwede ka manood. Nawala ang exercise kasi dumami ang sasakyan. Ultimo, malapit lang isang kanto, sasakay pa ng tricycle. So, nangyari, tumaba ang mga tao. Tapos, nauso ang buffet. Eat all you can. Nauso po ang pagdi-deliver ng pagkain. Nauso po ang milk tea. Yan. Nauso ang mall. Dati naman ho, ang wala akong mall noon, no, detached. Naalala ko nung maliit pa ako, dinadala ako ni Mami sa Abinida. So, sa Good Earth ka pupunta, La Perla, lalakad ka doon. Ngayon, no, kailangan nasa mall eh. Naalala ko ang sinihan ay from UST ay Maxim, Miramar, and then New Frontier. Doon sa dulo yata doon. O hindi ba, hindi yata New Frontier yon. Ojon, Ojon yata yun, Ojon. Yung dulo, no? Tapos, paglalakad ka hanggang Quiapo. Actually, yung Quiapo, nalalakad ko yun. Hanggang doon sa UST. Ngayon, hindi. Sasakay ka pa. So, nagbago. So, nangyari, with globalization, tumaba ang mga tao. Ang dami may sakit ngayon. At sa maniwala kahit sa hindi, dalawa ang nangyaring kakaiba. Dumami ang may sakit sa bata. Dumami rin ang sakit sa may hirap at sa middle class. Dati ho, sakit ho ng mayaman yan eh. Hindi nagkakasakit masyado ang mga bata dahil wala na makakain eh. Eh ngayon, dahil mura na ang hamburger, french fries at soda, so lahat nakakatikim. 100 piso, meron ka na. Wala ngayon establishment, whether condominium, hospital, nang walang mga sikat na fast food chain, di ba? O, ngayon, bakit ito mabilis mag-weight gain? Ang unang-unang rason, available kasi ang murang pagkain.
Available. Anywhere. Bawat kanto may reward. Number two, walang exercise. Upo. Yan. Yan ang isang problema. Tulog, wala. So habang gising ka, nangyayari, kakain ka. So kakain ka ng kakain. Marami hindi nakakaalam na ang isang kanin ay 200 calories. Right? A soft drink say 150 calories. Ang pagtakbo ng 30 minutes ay 190 calories lang. So patas lang kayo. So kung dalawang kanin ka, hindi ka papayat, lugi ka pa. And ang 3,500 calories ay isang pound na nag-gain. So kunyari, ikaw ay kumain ng 3,500 calories. Ang isang plato kasi ay 500 calories. Nakatatlong plato ka a day. O di 500, 1,500, may merienda ka pa. Dalawa, may midnight snack ka pa. Sa isang araw, pwede ka mag-gain ng 1 pound. Ngayon, ang isa naman na malalaman mo na pumapayat ka, kung lumuluwag yung damit mo. Oo, maaaring nag-gain ka ng weight, pero nag-gain ka ng muscle. So sa mga nakapanood sa inyo, nag-lose ako ng weight dahil ako ay nag-exercise. Tapos nag-intermittent fast ako noon. Tapos nasabi ng mga pasyente, sobra ho na kayong payat. So ang ginawa ko, nag-weight so ako. So nag-gain ho ako ng 2 kilos. At kanina, I think may, o kahapon, Dok, maayos ka na. Ay, I think si Mr. Anthony Villaseran. O, totoo po yun. Ngayon, paano malalaman na yung muscle mo ay nagiging lean? Sa mga trainer ko, si Gerard, andyan, no? May cuts na po ako. Ayan, no? Ang tawag nila dyan, cuts. O, cuts. Ayan, no? O, cuts. May cuts ka na. Dati, ho, flabby. Kasi pag nag-reduce ka. So, bakit kailangan nyo pong magkaroon ho ng muscle? Ayon sa pag-aaral, pagka may muscle po kayo, mas mahaba ang buhay nyo kaysa sa frail. Pag ho kayo'y frail, walang susuporta ho sa buto nyo. Makukuba kayo. Kaya ang ibang tao, madaling ma-fracture, nakukuba. At ang sabi nila, pag hindi ka nag-exercise din, ay madali ka maging ulyanin. Yan. Magsimula, mauso ang lahat ng fast food na yan. So ang ginawa ko, I started lifting weights na pakonti-konti. And then, hindi ko nakakalimutan mag-stretch. O, ito ho, o. Ito yung stretch ball, lalagay niya. So, nag-start ko ako mag-stretch kanina. Kailangan, no, mag-stretch kayo para wala kayong masasakit na kasukasuan. Kasi, ho, pag nag-weights daw po kayo, nagma-muscle tear kayo, tapos magkaka-inflammation, and that causes water retention. But that is only temporary. Once you gain weight, you gain strength. Once you gain strength, then you increase also your oxygenation and you lose more energy if you actually lift weights and you exercise. So the more muscle that you build, the better for you. Ayan, importante. So maraming learnings, no? Maraming learnings. Kaya makita nyo, si Johnny Enrile, 100. Si Jimmy Carter, magwa-100 next year. Kasi nga, po, tumatakbo sila. And the only way that you can actually increase, kailangan ho mag-weights ho kayo. Yan. Kaya ho, marami sa atin ngayon, may rayuma. May rayuma. So, hindi ko kinakalimutan ho mag-stretch. Ang masakit lagi sa atin ay itong batok. Because of cervical spondylosis. Because ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Pag ho nag-clinic ka po, dapat straight yan. Huwag nyo itutungo. Pag tinungo nyo yung magse-cervical spondylosis ho kayo. Yan ho'y rayuma sa batok. At since may nerve ho yan, nagkakaroon ho kayo ng tingling sensation dito. Kaya yung mga nagse-cellphone na gamit ito, nakatungo, mananakit ho ito. Pwede yung sumakit ho ito, itong areyang ito, dito sa ulnar area, tapos pwede rin sa radial area, tapos magkaka-frozen shoulder po kayo. Kaya
Napakahalaga na matutunan nyo yan. But always start a day with stretching. And then, ang pinakamagandang stretch, kahit kung nakaupo kayo, you can actually stretch. Gamitin nyo lahat yung time. So, kunyari, nagko-computer ka, stretch ka. Ang dapat favorite nyo stretch ay liig. Kung maalala nyo si isang dating pangulo na operahan mo sa liig, eh, kasi lagi nakatungo. And then, dahil siya ho nun ay overweight, malaki ho ang face niya, malaki ang kaha niya, naging turtleneck siya. So, pag yung naging turtleneck ho kayo, maiipit ho ang inyong vertebra. Eh, may 7 vertebra ho kayo. So, kaya turtleneck ho yun, eh, para ho turtle. So, mapipipi yun. Pag napipi yun, sasakit ho yan. Pinaririhab yan. At once na nag-cervical spondylosis ka, diagnosed by CT scan, by MRI scan and X-ray, hinihila yan. Ang tawag dyan ay traction para mawala ho yung nangingimay. Ngayon, kung sa malakang naman, ang pain, pag mataba kayo, ang unang simptomas ay back pain at saka arthritis. Magkakaroon kayo ng sciatica. Ang ibig sabihin niyan, may isang nerve na naipit tapos may kuryente sa likod. Yan ang ibig sabihin, bumibigat kayo or too much sitting. Kaya dapat hindi kayo uupo ng uupo at mag-i-stretch kayo. Now, bakit malakas pa rin mag-gain ng weight? Eh kasi, pag ho kayo nakaupo, may namanas po kayo. Nagwa-water retention kayo. Pag ho kayo nag-junk food, meron ho sodium. Lahat ho ng kinakain nyo, halos, ay may salt. Ang walang salt lang kung bulang lang ang kinain mo. Pero kung kumain ka lang sa'yo ng junk food, sigurado maalat siya. Kung kumain ka ng pagkaing restaurant, sigurado maalat siya. Kasi hindi mo makokontrol ang alat niya. At makikita mo, bibigat ka. Sa isang araw, you can actually gain 4 pounds. And then, sa morning, mapapansin nyo, wala na yung manas nyo kasi naiihi na ninyo. Pero isipin nyo kung everyday, ang breakfast nyo may tuyo, may bacon, may hotdog. Right. Tapos, pupunta kayo ng inyong work, tapos meron kayong junk food, may birthday yan pa, mag-gain kayo ng weight. At pag kayo nag-gain ng weight, magkakasakit na kayo. Pag nagkasakit na ho kayo, doon sa time na dapat kayo ay walang sakit, ang mangyayari, mauubos yung oras nyo sa pagpapagamot. Number two, mauubos yung kinikita nyo doon din sa mga gamot. Kaya dapat prevention no ang gagawin ninyo. Yan. Ayan. Oh. So nakita nyo, alam nyo marami kasi sa atin ho na magaling din eh. Binapanood ko si June, si Bob, si Gerard, no? Ayan. Tingnan nyo po, oh. Ayan. Pag yung sumasakit ho, yan. Pwede nyo idikit ho eh. Para ho mawala eh. Yung tinatawag nating lamig, actually, naiipit yan kasi hindi natin ini-stretch. O yan ho, ini-stretch ko. So you have to stretch it. Oo, you have to stretch it. Kasi pag di nyo ni-stretch, sasakit ho yun. Now, bakit ho madali, mahirap mag-lose kasi pag nag-lose kayo ng weight, kailangan ho kasi mag-exercise at mag-calorie deficit ho kayo. Alright, o, malinaw po ah. So, yung isa, eh, nag-exercise, so you burn calories. So that yung malalambot yung parts pupunta sa dapat puntahan. Kasi kung ang ginagamit mo lagi chan at nakaupo ka, ang soft part mo yung chan. So, sasakit yung balakang ninyo. Ngayon, kung maglalakad kayo, yung soft part nyo sa abdomen, yung belly fat, bababa yun sa paa kasi yun ang ginagamit nyo. So, mawawala yung chan ninyo kasi ginagamit nyo sa paglalakad. Ngayon, hindi kayo madaling maglulose ng weight kung mag-e-exercise lang kayo. Kasi 200 calories lang yan sa 30 minutes. May oras ba kayo? So, ang kailangan nyo mag-calorie deficit. Yan. Calorie deficit. Alright. Kailangan kukonti yung inyong kakainin. Right? O
kunyari, tatlong beses kumain, gagawin nyo ng dalawa. Tapos kung kakain ka pa, low calorie. Bernadette, ang fruits doon sa Harvard plate, maliit. Dahil ang fruits ay na nature's candies. Kaya mapapansin nyo, hindi ako masyadong nag-fruits. Kauntik lang. Kung makikita nyo, halos sprinkling. Kasi matamis ho yan eh. Ang mangga, ang pinamataas ang tamis at ang calories niyan. Kaya madaling tumaba ang mga pasyente. Kaya kailangan maingat to kayo sa kinakain. Katulad di ngayon, nag-exercise ako, pagod ako. Nag-breakfast ako ngayon, itong day na to, full meal ako. Nag-breakfast ako, isang itlog. So ang itlang itlog, ay prito yon, 100 calories. Bilangin natin, 1/4 rice, so 50 calories. So 150 na. Nagkape ako, wala. So 150. Pagdating ko naman nila doctors, nag-bagel ako. Bagel. So siguro mga 100 calories din yun. To 200. So 200. So 350 na. 350. Wala pa ako nung aking requirement, 2,000 calories. Ano lunch ko? Gulay uli. 200 calories. Di 550. Naglumpia ako. 750. 750. Di yun. Tubig uli. 0 calories. Nag-dinner ako ngayong gabi. Ang requirement ko. So may 1/8 pa ako. Kaya lang, 1/2 rice ako. May gulay, may meat. Kasi nilagang baka ang pagkain. Kasi kasabay na may mga bata. Pero hindi naman lumampas ho yun ng 500. So, 700. So, parang 1.2 to 1.5. Meet ko pa rin yun. Nag-exercise ako this morning. Nang 40 minutes, sanod ako ng The Devil Wears Prada. O di minus akong 200 calories pa. Alright. Pero nag-weigh ako, mabigat ako ng 2 kilos. Ng 2 pounds. O kasi nga, pumunta siya sa muscle. So, anong ginagawa natin? So, hindi nyo kailangan bumili ng mga expensive. Pwede kayo mag-push up sa floor. Push up. Pwede kayo mag-sit ups. Pwede kayo mag-sit ups. Yan. Pwede kayo mag-squats para sa quads and gas. So, ibig sabihin, you don't need really to buy expensive. Kasi yung push up lang bago kayo maligo. Para ho dito sa arm yun. Para ho dito yan sa chest. Tapos sa belly naman, sit-ups kayo. Or elevate yung legs ninyo. Di ba? Tapos na. That is after your treadmill. And then, pagdating mo, lalakad ka. Huwag ka mag-elevator. So ako, nilalakad ko. Kung hanggang 5th floor, mag-elevator ako. So yun ang ginagawa ko. How do you manage NAFLD? Yan, very good. Ang NAFLD ay non-alcoholic fatty liver. Fatty foods yan eh. Ang the way to eliminate that ay 1, huwag kang kumain ng taba. 2, huwag kang kumain ng sweets. 3, huwag kang kumain din ng maraming maalat. Yan ang sikreto niyan. Mag-exercise ka. Kasi taba yan na nakabalot eh. Tapos nagiging cirrhosis. Nagiging liver cancer yan. Ngayon, may mga gamot na napapatunaw yan. Urso deoxycholic acid or vitamin E. Alam nyo, napaka-successful ko mag-manage ng NAFLD. NAFLD. Very, very easy sa akin. Oo. Kung paano yan. Kasi, alam mo kung anong gagawin eh. Yes, Doc. No rice and bread, sabi ni si Dayan. Oo. Si Dayan, pumayat na yan eh. Oo. No rice, no bread. Kasi ang bread kasi, ang pandesal, kaya ang pangalan niya ay pandesal. Kasi salt yan eh. Kaya hindi napapanis yan eh. Kinikwento nga sana, pumunta ako ng kami ni Dr. Mars ng Barcelona. Yung Jollibee nila doon, bibigyan ka ng salad. So, ibig sabihin, may burger ka, pero may salad ka. So, ibig sabihin, bubusugin ka muna ng salad bago ka patikimin nun. So, meron kang greens eh. Present ulit ako, Doc. Gandang gabi from Batangas. Ernesto, kamusta ka? Hindi ka na ba hinihingal? Huling tayong nagkita, parang sisingap-singap. Siguro hindi ka na sisingap. Doc, may gulay limit din ba? Walang limit.
Mas maganda, mas maraming gulay, mas maigi. Para, mas ang kunin nyo yung leafy vegetables. Pero kung kayo po ay may gamot na warfarin, nililimit. So, pwedeng squash, pwedeng mga ibang gulay, singkamas. Ako, dun sa amin sa baba, nauubos na yung lumpiang sariwa doon. So, kung wala, pumunta sa Goldilocks, pupunta sa Binondo, pupunta sa Aristocrat, basta yun ang kainin. Ngayon, kung nagugutom ka, hindi mag-chicken ka. Oo, basta huwag masyadong prito kasi pupunta yun sa liver niyo yan eh. Pag maalat naman, pupunta sa kidneys niyo. So, at upakan niyo na maraming tubig para ma-wash out yung alat na inuinom niyo. Ngayon, alam ko marami sa inyo hindi nagtutubig kasi matatraffic. Pero pagdating nyo sa isang area ng opisina ninyo at may ihian, uminom kayo ng tubig. Usually, dapat hindi bababa sa 2 litro unless may heart failure kayo. Ako, medyo ako'y wala namang heart disease, 3 liters per day ako para maganda ihi natin. Yan. So, these are important things eh. Yan. Do you have for patients with NAFLD? Hindi ko pa na-try. Ang na-try ko talaga urso deoxycholic acid. Bukas nga pala, meron kaming gender reveal. May gender reveal doon bukas eh. Oo, at ang sabi ni Simi, ang susuotin niya ay blue and pink. Sabi namin eh, bakit blue and pink para sa ninang niya? Ninang niya eh. Kasi gusto daw niya twins. Ako, blue ho ang isusuot ko. Ano ba ang hula nyo sa gender ho ng aking susunod na apo? Ako, susuot ko ay blue. Yan, oh. May bago po akong libro. The Magic of Thinking Big. Yan. Ako'y may ibabalita sa inyo. Meron nung kaming convention ng mga doktor, Philippine College of Physicians. Huwag niyo sasabihin ha. Ako po ang keynote speaker po nila. Yun ho ay 10,000 doktor. So opening day, 5,000 atin. Kaya ako po'y nag-aaral kasi ako po ang naatasan o pinili na magkaroon ng keynote speech sa pinakamalaking convention ng mga espesyalista sa Pilipinas. At yan ay mangyayari sa May 5 sa SMX. Isang malaking karangalan para sa inyong lingkod ang mapili na keynote speaker ng Philippine College of Physicians, ang isa sa pinaka-prestigyosong organisasyon ng mga espesyalista sa Pilipinas. So, si Evelyn, hula ko po girl, paborito. Yan. A healthy baby boy po. Ayun, sabi ni Delia. Ikaw, Grace. Ah, girl po. Wow. Ayan, si Lenore. Ayan. Deserve niyo po yun. Yan, iniisip ko pa kung ano yung aking sasabihin. Kasi magte-tento ko ako dun. Eh. Isipin ko, ang title ko ay Hero. Ang hero kasi yun yung aking sinulat noong 2007, pagkamatay ng aking ina at ni Marita. Sumulat po ako ng isang executive order na pinirmahan ng Pangulo ng Bansa, si GMA, to insert preventive health education. And it's the biggest advocacy ng mga doktor hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, lahat po kami, doon ang gagamot sa ospital, may preventive aspect. So 2007 yon, 17 years na ako preventive health. Ang ibig sabihin ng hero ay Health Education Reform Order. Kaya ang tawag sa akin ay Health Reform Advocate. Kasi dun sa iyong mga binibikas, nagiging polisiya. Right? Okay. Kaya ang tawag sa akin ay independent. Kasi wala po akong kinikilingan, gobyerno o privado. Tapos health reform, dahil sa advokasya and the power of ideas, nagiging reforma or batas. Yan po yun. Yan. So, yan, bukas po yun. Medyo condition. Ay, Paul, kumusta?
Kung after that, kung wala kang gagawin, ang inyong lingkod ay guest sa DCRA sa alauna hanggang alas dos, tayo po ay magdi-discuss ng IV glutathione. Yan. At saka vitamin C. Sa hapon yan, alauna. So medyo busy ho tayo, no? So, bukas ho, wala kayong gagawin. Pagkasimba, alauna, alas dos, kayo po'y manood, no? Ngayon, pero ngayon, ang topic natin muna ngayon ay tungkol sa obesity. O, kasi napakahalaga nito eh. Kasi ngayon lang, meron tayong mga pasyente na admit, apat ang gamot sa blood pressure, may diabetes, may hypertension. Eh, apat ang gamot, magkano yon? Dalawang gamot sa diabetes, may kidney disease pa, walo. Eh, Diyos ko, ubos ang pera mo dyan. Tapos merong isang pasyenteng ganyan din, sampo. Mahirap. So, sa mga nakikinig ngayon, yan, lumbar spondylosis, rheuma yan dito. Yan. Kaya yan, ang gamot din dyan, stretching at losing weight. Oh, stretching, losing weight. At kailangan nag-stretch kayo para bumuka yung inyong vertebra para hindi maipit. Ako'y nagkaganyan nung ako'y 40, kababasketball. Ayan, mali ang bagsak. Ako'y na-traction yan. Kasi nagkaroon ako sciatica. Pero alam nyo ang treatment, nag-lose ng weight. Tapos nag-stretching, nawala po ang aking sciatica. Kaya alam ko na yan, June eh. Alam ko na yan, napagdaanan na natin. Oh, so kung gusto nyong lumakas kayo sa sunset years nyo, ang sabi, kailangan, hindi naman kailangan mag-barbell ho kayo kasi baka masira ang gulugod nyo. Ang sinasabi, mag-form daw kayo ng muscle. Yan, muscle. Pwede kayong bumili ng mga weights or mga pabigat, tapos carry lang yun na i-carry. Through repetition, mas lalakas kayo. Ayan, si Dina na Baranda. Ay, Dina. Kumusta? Watching. Ah, si Dina. Hi, Dina. Kumusta? Hindi ko alam po si watching from New Jersey. Marami yung kamag-anak sa New Jersey, mga Cueto family. Si Sharon. Oh, Sharon. Kumusta? Oh, si Sharon. Nandiyan pala. Si Mabel. Oh, si Lailani. Antolin. Kumusta ho kayo? Ayan. Ayan, si Paul. Paul, kumusta? Bernadette, pwede po bang stretch bands for muscles? Yes. Marami yan, mga rubber band. Oo. O, pero, ano pa, pwede po. Ayan, binabasa ko yung mga tanong nyo. Oho, ayan. Thank you po sa inyo. Ayan. Kailan ang colonoscopy sa isang taon? Ay, after 50, eh, dapat every 3 years po. Ayan. Ayan. Oatmeal din po ako. Yan, oatmeal. Sarap yan. Si Marilyn Rivera. Oy, kumusta? Oh, mag-anak ni Badong. Si Flora. Oy, Flora. Oo, oh, hi, Doc. Hi, Ricky. Oh, ang dami ninyong nanonood ngayon. Kasi maganda tong topic na ito eh. Tinuturo ko sa inyo yung experience ko bilang atleta. Nabalian, nag-rehab. Tinan niyo yung aking tahi sa tuhod. Ayan, oo. Oh. Oho, yan ang tahi ko sa tuhod. Makita nyo. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Noong araw ho, yan. Nakita nyo? Dr. Lechon, yan. Noong unang panahon, hindi pa uso arthroscopy. Nako po. Ako po eh, 6 na surgery sa kaka-basketball. 3 sa tuhod. Ang isa pa nag-opera yan, si Iggy. Isang fracture dito, likod, liig, bisko. Okay naman. So, natutuho tayo niyan eh. Larong lalaki eh. Alam nga naman hindi ka ma-injure, di ba? So, wala talaga tayo. Napansin ko, yan, sabi ni Paul, si Paul. Napansin ko po, Doc. In general, ang Pinoy hindi kumakain ng gulay sa meal nila. Eh, alam mo, Paul, eh kasi ang pagkain kasi puro fast food eh. Ang mga Pilipino kasi puro fast food. Kung gagawin sana ni Secretary Herbosa na kausapin ng DTI, maglagay ng gulay dun sa meals, eh di ang mangyari, magtatanim ang farmers, o orderin yun.
Eh ako, kunyari, naghahanap nga ako minsan sa Jollibee, McDonald's ng gulay. Ang Wendy's dati may salad bar. Ngayon, nawala na eh. O kaya mahal lang gulay kasi walang demand masyado. Kaya mahal. Pero kunyari, magka-demand, magtatanim ang mga tao, pati prutas. Kasi walang demand eh. O eh, acquired taste yan. Ngayon, kung nung bata, eh, sanay kayang kumain ng gulay, eh di wala tayong problema. Ang kaso, hindi nasanay ng mga tao maggulay. Kasi nga, nasanay kumain ng, yan. Yan nga po ang, like sa Japan or Singapore, talagang ano, eh, nagpunta nga ako dati ng Malaysia. Kumain ako ng breakfast. Napakaganda ng mga gulay nila. At saka salad. Eh, yung waiter ay Pilipino. Saan galing ka ako ito? Galing ho atin. Sabi ko, Diyos ko, dito pa ako dumayo para kumain. So, punta ka ng Malaysia, nag-breakfast. Ang lalaki ng saging. O, galing ho yan ng ano, ng dole. O, biro mo nyo. O, din eh. O, kaya tayo, wala. Wala, walang mahilig sa gulay. Ayan, nangyayari. Puro fast food na nakakain natin. Kaya makikita nyo, eh, puro marami matataba. Pag ho nagpunta kayo sa mall, 3 to 4 out of 10, matataba po yan. Salamat ulit sa mga payo. O, ayan, Ernesto, para ikaw lumakas, ikaw eh maglakad-lakad. Tapos ikaw eh magbuhat kahit ng mga 5 dumbbells para umigi. O, marginal osteop. Ay, madali yan. Yung mga rayuma ninyo yan, mawawala yan pag kayo nag-stretching. O, sobrang gulay din eh, sabi ni June. Oo nga. Sa Amerika ho kasi, pag pumunta ka ng mga supermarket, ang daming gulay. Ikaw ba nanawa? Eh ako nga, isalad ng salad. Pag ho, ako i-order ka agad, habang nagkakagulo sila sa menu, eh ako i-order na ng kape at saka ng salad at upakan na kagad. Dok, may rayuma uli, sakit sa tuhod. Eh, mag-ice pack kayo at stretching. Huwag ko kayo inom ng gamot. Baka masira inyong bato at magka-ulcer. O, Celine. Evening, I gain weight kasi ang daming send of party. Ay, hindi ako nag-a-attend ng mga parties tsaka reunion. Kasi tataba. Tsaka ang traffic eh. Kaya sorry na lang doon sa mga iba kong kaklase. Hindi ho ako ma-attend eh. Masyado kasi nakainan ng kainan yan eh. Oh, kumusta po, Dok? Ayan, si Rene. Oh, katulad nung kasal nung isang araw, attend ako. Attend ako nung wedding, tapos eh, may kainan sa clubhouse, doon ako. Eh, kasi kung kakain pa ako sa hotel, eh, tatabakan yan. Ozempic. Okay naman yan, ang mahal lang ng Ozempic. Ini-injection yan once a week. Eh, kaya lang artificial. Pag wala na, di ka na dapat. Masanay kang wala ng mga Ozempic na yan. Okay. Oh, so naigi kayo. So paano pumayat? One, okay, kakain ng junk food. Yan ang biggest mistake. Pag kumain ko kayo nung package nila na isang hamburger, french fries at soda, 1,000 calories yan. Tapos na. So kung babae, 1,500 calories lang, lalaki 2,000. Kalahati na kagad. Killed ho kayo doon. At lahat ng pagkain masama nandyan. Magkakasakit kayo. Oh. Number two, mag-ehersisyo kayo. Pag-gising sa umaga, yan ang gawin ninyo. Yan ho, iisipin. Huwag kong magtatrabaho nang hindi nakakapag-exercise. Magpaaraw po kayo. What is your weight now, Doc? Ang weight ko ngayon ay 180. Pumayat ako ng 175. Mukha daw akong ting-ting. Galing akong 210. Eh, sabi nung iba, sabi nung aking, may mga kaibigan akong mag-gain ka, Dok, mag-weights ka ng konti. So, 180. Pero, hindi, yung pants ko, maluwag pa rin. Kasi, sabi nila, pumunta daw yung muscle ko sa exercise doon sa dapat kalagyan. Nawala sa chan. Nawala ho ang aking chan. Ariyo, pakikita ko sa inyo. Ayan, o, ayan. Wala ko yung aking chan. Dati may chan ho ako eh.
Wala ho ang aking chan. At may konting abs na nga eh. May konti. Pero hindi pa masyado. Oh, kasi yan, without really trying, ha, eh, nun, ako ng gym dati. Kamahal-mahal ang bayad sa gym. Eh, ito, libre lang. O, kita nyo na. Good evening, Doc. Watching from Tarlac. Always watching. Oh, ganun lang po kasimple. Oh, find it hard to... Eh, kasi, dapat po yan, ito yung libro ko. A new way to think. Dapat may iba kayong bagong pag-iisip eh. Tapos, yan, dapat malupit kayo, consistency. Yan. Tapos, matyaga kayo, atomic habits. Kailangan. Oh. Yan. Okay? Tapos, kailangan bayani kayo ng inyong buhay. Yan ang binabasa ko. May neck na nga po kayo, Doc. Eh. Dati nga, wala. Dati nun, malaki. Dati, wala akong neck eh. Yan o, may neck na ako. O, yan o, may neck na. Eh, kasi nga, yun nga ginagawa ko nga ngayon. Pinagtsatsagaan natin ho yun, kahit o paano. Dapat naman, ab lang ho. Hindi ako nag-ambisyon noon. Okay. Ngayon, binabasa ko itong kagabi, yung discussion natin, sense of purpose. Binili ko itong magazine na ito, mga taong may sense of purpose. At binabasa ko, at baka makakuha tayo ng ideas, bakit itong mga taong to ay napakaganda ng buhay. So, isa yan sa pag-aaralin natin. Ha? So, walking po gabi, Doc. Mamaya, bago ako matulog, maglalakad pa ako. 30 minutes. Kasi napaaga ako ngayon eh. Manunod ako ng isang movie. Tapos bukas uli. O, di ba? O, relax lang tayo. So, okay po ba ang topic natin? Muscle ho. Yan ho ang nabasa ko lately. Na kailangan meron tayong muscle para hindi daw tayo mag-osteoporosis. Yan. Okay? So magandang gabi sa inyo lahat and thank you ho. Yung maliliit na mga na dream ko nga po magka-abs. Absent po pa. Huwag nyo na ambisyonin yan sa ating edad na rin, hindi na. Maganda lang eh maisuot nyo pa yung dating yung mga damit at pagka kayo nag-anak sa kasal at kasya pa yung inyong mga barong at mga amerikana. Yan o, eh, importante sa atin. O, hindi na tayo naghahangad yan. Ang atin, humaba ang buhay natin para yung mga bata may kasama sa pag-edad nila. O, yun po, ha? So, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, ha? Mag-exercise. Ayusin pa rin natin. Okay? Sige po.